teacher Nikki ang inyong guro sa aralin ito. Napag-aralan na natin kung paano uri-uriin ang mga bagay bilang solid, liquid, at gas. Kung kaya sa araw na ito, dadako tayo sa susunod na aralin, comparing temperatures of hot water and cold water. At ang most essential learning competency na ating mapapag-aralan ay describe changes in materials based on the effects of temperature. Dito malalaman natin ang mga transformasyon ng mga bagay tulad ng solid to liquid, liquid to solid, liquid to gas, at solid to gas, base sa epekto ng temperatura. Mayroon tayong mga layunin para sa aralin ito. At the end of this video, you should be able to identify whether a solid, liquid, or gas is hot or cold. Measure the temperature of tap water and hot water using thermometer and compare the temperatures of tap water and hot water. Handa na ba kayo? Ama! Mahusay! Magsimula tayo sa paunang pagtataya o pre-test. Basahin ng mabuti ang bawat katanungan. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Una, alin sa mga sumusunod na bagay ang malamig na solid? Larawan sa letrang A, larawan sa letrang B, larawan sa letrang C, larawan sa letrang D. Ikalawa, ano ang instrumentong ginagamit sa pagsukat ng lamig o init ng isang bagay? A. Beaker, B. Candle, C. Thermometer, D. Lahat ng nabanggit. Ikatlo, anong simbolo ang ginagamit upang ipahiwatig ang sukat ng temperatura? A. Degrees, B. Meter, C. Degrees Celsius, D. Meter Squared. Ikaapat, alin sa mga sumusunod ang tama? A. Pinakamainit ang bagay sa letrang C, B. Mainit ang bagay sa letrang B, C. Pinakamalamig ang bagay sa letrang C, D. Mas malamig ang mga bagay sa letrang A at C kaysa bagay sa letrang D. Ikalima, alin sa mga sumusunod ang mali? A. Ang temperatura ng mainit na tubig ay mas mataas kaysa sa temperatura ng tap water. B. Ang temperatura ay kadalasang sinusukat sa degrees. C. Ang init na napunta sa bagay ay nakadadagdag ng temperatura sa bagay. D. Alinmang temperatura na mas mataas kaysa sa tap water ay maituturing na mainit. Simulan natin ang aralin sa pagsasagawa ng unang gawain. Tulungan natin si Maria sa paghahanap ng daan pauwi ng kanilang bahay. Tandaan ang mga bagay na madadaanan habang siya ay pauwi sa kanilang bahay. Maaaring isulat ang mga ito sa inyong activity notebook. Magaling mga bata! Natulungan natin si Maria na makauwi sa kanilang bahay. Ngayon, sagutin natin ang mga sumusunod na patnubay na tanong. Una, alin sa mga sumusunod na bagay ang nadaanan ni Maria pauwi sa kanilang bahay? Isulat ang sagot sa inyong activity notebook. Ice cream, ice drop, ice cubes, coffee, ice candy, coke float, burning charcoal, or coke.
ikalawa. Uriin ang mga ito bilang solid, liquid, o gas. At sabihin kung mainit, hot, o malamig, cold. Kopyahin ang talahanayan at kunan ang mga ito. Ikatlo, alin sa mga solid na bagay ang mainit? Ikaapat, alin sa mga liquid na bagay ang mainit? Ikalima, alin sa mga solid na bagay ang malamig? Ikaanim, alin sa mga liquid na bagay ang malamig? Ikapito, kailan mo masasabi na ang isang bagay ay malamig o mainit? Mga bata, huwag kalimutan isulat sa inyong activity notebook ang inyong mga sagot. Pakakatandaan ito, mga bata. Ang mga bagay ay umiiral sa tatlong uri: solid, liquid, at gas. Ang ibang bagay ay mainit at ang iba ay malamig. Upang malaman ang inyong mga natutunan, isagawa natin ang gawain ito. Kilalanin ang mga sumusunod na larawan kung alin ang mainit, hot, o malamig, cold. Isulat ang sagot sa inyong activity notebook. Mahusay! Natapos na nating matukoy ang isang bagay bilang solid, liquid, o gas. At kung ito'y mainit o malamig. Ngayon, dadako tayo sa susunod na ating gawain. Handa na ba kayo, mga bata? Oo! Isagawa natin ang unang gawain. Hanapin ang iba't ibang salita na matatagpuan sa word search at sagutin ang mga sumusunod na patnubay na tanong. Mga bata, isulat ang inyong sagot sa inyong activity notebook. Mga katanungan. Una, alin sa mga salita ang may kaugnayan sa mainit o malamig? Ikalawa, kailan mo masasabi na ang isang bagay ay mainit? Ikatlo, kailan mo masasabi na ang isang bagay ay malamig? Isulat ang inyong sagot sa inyong activity notebook. Dadako tayo ngayon sa susunod na gawain. Tap water versus hot water. Tingnan ng mabuti ang laboratory thermometer. Tingnan ang tanda na nakasulat sa laboratory thermometer. Itala ito sa inyong activity notebook. Ngayon, lagyan ng kalahating tubig ang beaker. Ilagay ang thermometer sa beaker na may tap water. Hawakan ng patayo ang thermometer. Babala, mga bata, huwag hawakan ang bulb ng thermometer at huwag itong hayaang dumikit sa ilalim ng beaker. Ngayon, sukatin ang temperatura ng tap water. Isulat ang inyong sagot sa inyong activity notebook. Ulitin ang paraan gamit ang lalagyan na may mainit na tubig. Mag-ingat sa paghawak ng beaker na may mainit na tubig. Humingi ng tulong sa mga nakakatanda.
mga patnubay na tanong. Una, anong instrumento ang ginamit upang sukatin ang temperatura ng tubig? Ikalawa, ano ang batayang sukat na ginamit? Ikatlo, anong simbolo ang ginamit upang ipahiwatig ang sukat ng temperatura? Ikaapat, anong bagay ang may pinakamataas na temperatura? Dadako tayo ngayon sa susunod na gawain. Tap water versus cold water. Lagyan ng kalahating tubig ang beaker. Ilagay ang thermometer sa beaker na may tap water. Hawakan ng patayo ang thermometer. Babala mga bata, huwag hawakan ang bulb ng thermometer at huwag itong hayaang dumikit sa ilalim ng beaker. Ngayon, sukatin ang temperatura ng tap water. Isulat ang inyong sagot sa inyong activity notebook. Ulitin ang paraan gamit ang lalagyan na may malamig na tubig. Mga patnubay na tanong. Una, anong instrumento ang ginamit upang sukatin ang temperatura ng tubig? Ikalawa, ano ang batayang sukat na ginamit? Ikatlo, anong simbolo ang ginamit upang ipahiwatig ang sukat ng temperatura? At ikaapat, anong bagay ang may pinakamataas na temperatura? Mga bata, huwag kalimutang isulat ang inyong sagot sa inyong activity notebook. Nakuha ninyo! Pakakatandaan mga bata, ha? Ang thermometer ay isang instrumento na ginagamit sa pagsukat ng init at lamig ng isang bagay. Ang temperatura ng mainit na tubig o hot water ay mas mataas kaysa sa temperatura ng tap water at malamig na tubig o cold water. Ang temperatura ng isang bagay ay nagpapakilala kung ang bagay ay mainit o malamig. Ito ay kadalasang sinusukat sa degree Celsius. Ang init na napunta sa bagay ay nakadadagdag ng temperatura sa bagay. Sa araling ito, mailalarawan natin ang temperatura ng isang bagay bilang malamig o mainit batay sa pamantayan ng sukat. Alinmang temperatura na mas mataas kaysa sa tap water ay maituturing na mainit. Alinmang temperatura na mababa kaysa sa temperatura ng tap water ay maituturing na malamig. Tingnan natin kung may natutunan tayo sa ating aralin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa inyong activity notebook. Una, alin sa larawan ang mainit? Pula ba? O berde? Ano ang nakapagpainit nito? Ikalawa, alin sa larawan ang malamig? A. O B. Ano ang nakapagpalamig nito? Napakagaling mga bata! Ngayon, dadako tayo sa pagninilay. Ibigay ang natutunan sa pamamagitan ng pagbuo ng sumusunod. Natutunan ko na nais kong itanong sa aking guro ang tungkol sa
isulat ang inyong sagot sa inyong activity notebook. Good job, mga bata! Upang masukat ang ating kaalaman sa araling ito, sagutin natin ang huling pagtataya o post-test. Basahin ng mabuti ang bawat katanungan. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Una, alin sa mga sumusunod na bagay ang malamig na solid? Larawan sa letrang A, larawan sa letrang B, larawan sa letrang C, larawan sa letrang D. Ikalawa, ano ang instrumentong ginagamit sa pagsukat ng lamig o init ng isang bagay? A. Beaker, B. Candle, C. Thermometer, D. Lahat ng nabanggit. Ikatlo, anong simbolo ang ginagamit upang ipahiwatig ang sukat ng temperatura? A. Degrees, B. Meter, C. Degrees Celsius, D. Meter Squared. Ikaapat, alin sa mga sumusunod ang tama? A. Pinakamainit ang bagay sa letrang C, B. Mainit ang bagay sa letrang B, C. Pinakamalamig ang bagay sa letrang C, D. Mas malamig ang mga bagay sa letrang A at C kaysa bagay sa letrang D. Ikalima, alin sa mga sumusunod ang mali? A. Ang temperatura ng mainit na tubig ay mas mataas kaysa sa temperatura ng tap water. B. Ang temperatura ay kadalasang sinusukat sa degrees. C. Ang init na napunta sa bagay ay nakadadagdag ng temperatura sa bagay. D. Alinmang temperatura na mas mataas kaysa sa tap water ay maituturing na mainit. Magaling! Binabati ko kayo sa inyong pagtatapos sa araling ito. Naway marami kayong natutunan sa ating pag-aaral. Hanggang sa muli, mga bata, paalam!